Okay, so today gagawa tayo ng Trello account. So ito yung mga steps on how to create an account sa Trello. So first, mag-open kayo ng web browsers. Okay, and then just log in sa Trello.com. Okay, Trello.com. Okay, and ito po yung magiging interface ng Trello. Okay. Blue background, and then in the upper right corner you will see here log in and sign up. So if you don't have the account sa Trello, let us first sign up muna. Okay, in signing up we can we should use or gamitin natin yung ating Google account para mas madali. Continue with Google. Then mag-download din si Trello. And ito na yung ating magiging dashboard. Okay, ako kasi ganito yung dashboard ko kasi nakagawa na ako last year and then na-try ko na rin siya kanina. So ito yung parang magiging blank. Sa inyo, siyang blank na dashboard. Okay. So ang gagawin lang naman natin is gagawa tayo dito ng board. Okay. Dito sa upper right, you can see here yung plus sign. So we can create a board and start with the template and create a theme. Okay. So dito pa, saan mga binagamit yung board? Okay. Sa board, parang magiging reminder siya. Parang magiging notepad nyo and lagayan ng lahat ng to do. Ganyan. To do. Tapos mga done na projects or done na mga bagay. And then sa team naman, pwede kayong gumawa ng team. Say for example, you are handling a group. Yan. Say for example, sa call center, ganyan. Or sa marketing kayo, ikaw yung leader. You can create a team kung saan nandun lahat ng members mo. And then you can remind them kung ano na yung work nila, kung ano yung natapos nila or ganun. Pero ang pinakamadali is yung create board para sa'yo yan. And you can still add persons para maging team. Okay. So dito, just click yung create board. And then it will ask for a title. So for example, you will put here your grade and section. For example, 11, humility. So yan. So anong section nyo, yun ang ilagay nyo. And then just click. You can choose template. Pwedeng may picture, pwedeng plain lang. So try ko yung my picture and then create board. Okay, and then ito na yung magiging interface niya. So in here at the left side, you can see here yung enter list title. Yan. And then dito, dalagay tayo ng tatlong parang, ang style nito para siyang sticky notes. Yan. Lagay tayo dito ng to do. Parang magiging reminder natin siya sa mga gagawin or magagawin natin in the future. And then, add another list. Lagyan natin is doing. So, gayahin nyo lang to. To do, doing, and last one is done. Yan. Here sa to do, maglagay tayo ng mga things to do natin. So, maglagay tayo ng mga bagay. So, kayo na bahala. Basta at least 5 or yung gagawin nyo sa isang week. Yung lahat ng kailangan nyo gawin sa isang week. Di ba ginagawa nyo yan? Lahat ng gagawin nyo, dinalagay nyo sa papel, dinidikit kung saan para ma-remind kayo kung anong gagawin sa ganitong oras, ganitong araw. So for example, ako dito. Yan. Add guard. So dito ngayon, halimbawa, sa October 12, yan, nalagay ko Founders Day. So Founders Day. And then, okay. And then, lagay ko ulit, add another card. So, lagay ko din sa 24. October 24. So, ito yung aking mga gagawin. So, kayo bahala sa mga things to do rin ninyo. October 24, graduation. And then,
Another October 25 graduation din. Graduation. And then add card sa 27, October 27, Rosary month. And then, ay okay, so 26 muna pala tayo. 26 yung research. May research. And then, October 27. Oh, sorry man. So, yan na muna yung sa akin. Marami pa yung mga to-do ko, pero kalagay lang muna ako ng 5 para mag-serve siya as example. So, yan. And then, dito. Yan, hindi yan yung pangalan ng ano natin. So, dito we can change yung background ng ating dashboard. Yan. Pwede kayong pumili ng photos. And photos by Unflash. And then we can still add dito. Okay, halimbawa, piliin ko ito. Ayan. Palitan yung background ko. And then, photos, okay na. And then, Butler, Power Apps. Yan. And then yung mga activity. Nakalagay dyan yung activity log natin. Yan. And then dito nakawala pala yung isa ko yung done. Yan. And then you can still add na yung napakarami yung kung mga kailangan yung gawin. Pero ito lang yung gawin muna natin para simple lang. Para sa student. Ganyan. And then dito, say for example, ako to, mag-supervise. Kailangan nang meron kayong mag-supervise sa inyo. Click nyo yung invite sa taas. Invite to board. Yan, invite nyo ako. So, kunin nyo yung email ko. Yan, Timbo kayo. Or wag na, iba na lang. Bawa, mag-ano sa akin, mag-supervise sa akin. Yan. Si Jowa, ganyan. Ang email niya is john1news@gmail.com. Yan. Siya ngayon yung magiging parang leader namin, ganyan. Para mag-supervise sa akin. And then send ko yung invitation. You can invite us more than one or more than two persons. Kayo bahala. And then kapag meron na dyan, siya yung para makakita nitong lahat ng gagawin mo. Para maka-supervise. And then dito, sa may to-do, sa gilid, makapansin nyo sa every activity, ganyan. Click nyo yung may parang pen sign. Yan. And then makita nyo yung edit labels, change members, move, copy, change due date, archives. Edit label. So, lagyan ng labels. Yan. Tapos, sa edit labels, makita nyo ganyan. Pwede nyong lagyan ng pangalan yung bawat kulay. Halimbawa, kung priority, ganyan. Kung urgent, kung anong klaseng priority sa urgent, type nga kayo. Yan. Nangayon nyo yung urgent. Ito yung kailangan dapat magawa agad. Tapos itong yellow naman, ano na lang yan natin. Priority, ganyan. Priority. And then, save. Ganyan. Tapos, sabi, casual. Save. Yan. Kayo magbaba, bahala maglagay ng label kung anong klaseng activity yan. Okay, so, and then, X natin. So, for example, yan. Yung Founders Day. So, label ko siya as, ano lang,
as urgent, ay priority rather. Yan. And then, kaya na ba ang graduation, lilabelin niyo siya as casual. Okay. And then dito, pwede kayo maglagay ng members sa part na yan. So for example, yung mga kasama sa graduations, you can add them by, again, inputting their email addresses. Ganyan. Makakalagay sila dyan, mariremind sila sa araw na yan. And then, kung gusto nyo magkaroon ng reminders pala, lagay kayo dito ng due date. Yan. Magbibigay siya ng notification sa one day before or on the day. Kayo bahala kung 2 days before, 1 day before, 2 hours before, 1 hour before, so ganyan. Manonotify yung taong lumagayin dyan or nakasama dyan sa bagay na yan. Or sa event na yan. For example, ganyan. Then, sisave ko siya. Save. Okay, tapos yung kasama palang tao, lalagay niya ako ng tao, halimbawa. Challenges. Tapos, click ko yung save. Okay, ganyan. And then, sa calendar natin, mag-a-appear na dun yung activity. Nandun na sa calendar natin. And then, you can still edit po yung, halimbawa ito, number 24. Makikita natin, nakalagay na sa to-do. Ganyan. You can put description, so for example, graduation. What to wear? Kayo bahala maglalagay dito. What to wear? Bawa. Tuesday uniform. Yan. Tapos, okay, so, kung halimbawa sa school-related dyan, you can attach something, file, or ganyan, picture, or ganito. And then, labels sa cover. Okay. Pwede kayo maglagay dito. And then, say for example, tapos na yung activity na yun. Okay. Tapos na yung graduations. Ilalagay na natin siya dun sa doing, or, di ba, ito to do. Ilalagay natin siya sa doing, or gagawin na. We can move it. Just click itong as action, move. And then, i-move natin siya sa to-do. You can move it to to-do or dun sa done. Lagay natin sa done na lang tuloy para tapos na. Done. And then, click natin yung move. Okay. And then, kung makikita nyo, napunta na yung October 24 na graduation sa done or tapos na. Okay. Kapag tapos na, hindi na siya magre-remind. Okay na. Sunod-sunod na yung reminders dito. Kaya ang very may most important dito, nalagyan natin ng details is yung to do. Okay, kasi ito yung magsiserve as reminder sa atin. And then kapag tapos na, pwedeng i-move na natin dito sa doing or sa done. Okay, so ganito yung Trello. So ganyan kaganda yung features ng Trello natin.